Isa pong mapagpalang araw sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ikinalulugod ko po na makasama kayo sa loob po ng 4 na linggo na kung saan pinag-usapan lamang po natin yung tinatawag nating stewardship the beginning. Ating pong in-emphasize sa pag-aaral natin ito na ang pinakamahalaga ay walang iba yung magsimula tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pinakita po natin dun sa first episode yung mga myths, yung mga maling pananaw. At nakita po natin dun, mga kapatid ko, mga kaibigan, na pag tayo ay mali ang pasimula sa ating pagiging katiwala, ay magiging mahirap po yung ating pagsunod o yung magiging mahirap yung ating pag-fulfill ng mga bagay na nire-request sa atin. Ngunit kung tayo naman ay nagsimula ng tama, ay susunod na lamang yung mga bagay-bagay. Kumbaga, kung pag-ibig yung umiiral sa ating mga puso at isipan, it will just follow. And then, napag-usapan po natin noong second episode yung about accepting. Ano? I-accept natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yung pinag-usapan po natin last week is about abiding. Hindi lamang sapat na ating tinanggap siya, kundi kailangan rin namang manatili tayong sumasamba at pumupuri at hindi lamang yung manatili tayo sa ating relasyon sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, ito na po yung huli. This is our fourth episode at ang pag-uusapan po natin is about advance. How can we advance in Christ? Kumbaga, kung last week ipinakita lamang natin yung kahalagahan na tayo ay manatili sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon naman titingnan natin how can we grow? How can we advance in our faith in the Lord? Sa mga kaibigan, mga kapatid ko po, na ngayon pa lamang po naming nakasama sa pag-aaral na ito, maaari nyo pong balikan yung aming mga videos dito po sa page po namin. Paki-like nyo po itong page na ito upang nang sa ganun ay mabless po kayo at masubaybayan nyo ang pag-aaral na ito. At ganun din naman sa mga kaibigan, mga kapatid, na lagi na po namin kasama. Mga kapatid ko, maraming salamat po sa inyo. At aking pong hinihilingan kayo na tulungan nyo po akong ikalat ang video ito, i-share po natin upang nang sa ganun maraming mga tao makinabang at maraming mga tao ang makita nila ang kahalagahan that we want to emphasize that it's really about our relationship with God. It's about Jesus Christ, mga kapatid ko. At mga kapatid, gusto ko rin pong i-take ang opportunity na ito to say thank you. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsuporta, sa inyong pong pananalangin para po sa amin. At maraming salamat po na kayo'y patuloy na nariyan na sinusuportahan ng gawain ito, mga kapatid ko, kung hindi po dahil sa biyaya ng Diyos at kung hindi po dahil sa paggabit sa inyo, ay hindi po natin magagawa ng tuloy-tuloy ito. Patuloy ko pong inihiling na samahan niyo po kami sa pananalangin at patuloy niyo po kaming suportahan at nais pa po naming mag-produce pa ng marami pang mga videos at mga pag-aaral sa banal na kasulatan. Ngunit alam po ninyo, mga kapatid, hindi namin ito magagawa sa aming mga sarili. We need your prayers, we need your support. Maraming salamat, mga kapatid ko. Pagpalain po kayo sa lahat ng mga sumusubaybay na sumusuporta sa gawain ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magsimula, ay tayo po ay magalang na yumuko sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan po namin kayo. At sa oras na ito ay mag-aaral po kami na inyong mga salita. Tulungan kaming maunawa nito, magamit namin sa araw-araw naming buhay. At nawa po, Panginoon, ang lahat ng matututunan namin dito ay magiging mapapakinabangan namin upang sa ganun ay mas lalo kaming magtiwala at mas lalo kaming lumago sa aming relasyon sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin kasama namin kayo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. So tulad po ng aking nabanggit, ang ating pong pag-uusapan is about advance. Ano? Kung paano tayo mananatiling hindi lamang mag-accept kay Christ, not only that we will abide in Him, but we will advance. Kasi kailangan po na tayo ay lumago sa ating pagkakilala. At hindi lamang lumago sa pagkakilala, kundi lumago tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang nais ko pong verse na basahin sa umpisa ng ating pag-aaral ay matatagpuan po sa 2 Peter 3 verse 18. At ang sabi po ay ganito, "But grow in the grace of and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen." So makikita natin sa talatang ito na
ang mandate o ang sinasabi ni Pedro sa kanyang mga sinulatan ay we are to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi sapat, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, na hanggang doon na lamang na tinanggap natin siya. Hindi sapat na tayo ay basta na lamang, oh, nanatili naman ako sa pananampalataya, pero alam nyo, posible kasing manatili tayo, pero hindi tayo lumalago. Posibleng matagal na tayong mananampalataya, pero hindi tayo nag-a-advance. We stayed, pero we have not grown, mga kapatid ko. It's possible. Ano po? It's possible na ang tagal na natin na umuupo at hindi lamang umuupo, nakikinig, pero hindi tayo lumalago sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Jesucristo. At ito, mga kapatid, ay nangyayari kapag yung ating pagsamba ay it's just for formality. Ano po yung ginagawa na lamang natin out of norm, ah? Nasanay na kasi tayo na ginagawa natin. It's not really about growing in Christ. Ano po? So, hindi sapat, mga kapatid ko, na we accepted Him, we abide in Him, we are to advance, we are to grow in grace, we are to grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Alam nyo, mga kapatid ko, sa akin pong pagiging pastor ay marami na po ako, mga kapatid, na na-counseling. Mga kaibigan, ako po ay nagka-counseling din. By God's grace, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na to be certified. Ano po, na mag-marriage, na mag-counseling. Ano? To conduct a marriage counseling. At alam po ninyo, mga kapatid, sa dami po ng aking mga na-counseling, lagi kong sinasabi sa kanila na sometimes we think na we already know everything about our partners. Pero alam po ninyo, marami tayong madidiscover. Sabi nga na isa kong nabasa at napanood ko tungkol sa pag-aasawa, minsan daw ay it's like elementary, pumasok ka na elementary, pagkatapos ay high school, college, tapos nag-masters ka, nag-PhD ka, but at the end of the day, hindi mo pa rin alam lahat. Ano mo? So ganun din, mga kapatid ko, lalo na sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo, we can never really say, alam ko na lahat tungkol sa Panginoon. Alam ko na lahat ng tungkol sa Bible. We can never really say those words. But we are to keep on growing. Kailangan patuloy tayong lumalago, patuloy tayong nag-a-advance sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga, mga kapatid ko, parang sa inyo pong mga career ay patuloy kayong lumalago. Patuloy kayong nag-grow sa inyong yung mga career. Di ba po? Kaya minsan may mga seminars na pinapatawag para nang sa ganun mas lalo tayong maging effective na mga workers sa ating mga trabaho. Minsan naman sa ating mga pamilya. Ano po? Ganun din na nangyayari. Ang nangyayari sa ating pamilya, mga kapatid, ay we also grow sa ating pagpapalaki sa ating mga anak. Hindi ba tayo nai-stuck lang doon sa ating alam? We keep on growing. So, sa lahat ng aspeto, mga kapatid, we keep on growing. And in the same way, sa ating relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, kailangang patuloy tayong lumalago. Kaya naman, mga kapatid, sa aking pong gagawin pong pag-aaral na ito o pag-share sa inyo ng aking mga reflections, meron lamang po akong, as usual, 3 points. Tatlong bagay lamang na gusto ko pong i-share sa inyo kung paanong tayo ay lalago at patuloy na mag-a-advance sa ating relasyon sa ating mahal na Diyos. At ang aking pong unang letter P, tatlong letter P lamang po ito, ang linagay ko po dito ay yung process. How can we advance? Ano yung process para tayo mag-advance at mag-grow in our faith and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ? Balikan natin, ano po, mga kapatid, yung text na binasa natin last week, ano, yung John 15:5, ang sabi, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Kailangan daw po ay patuloy tayong nananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Pero again, it's very broad yung sinare po natin last week dahil nga po ang in-emphasize lang natin ay yung importance of abiding. So ngayon titingnan natin ano ba yung mga dapat nating gawin upang nang sa ganon ay patuloy tayong makapanatili at lumago sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ito po, mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na mga spiritual disciplines. At alam po ninyo, ito yung mga basics na pagminsan, yun yung hindi nagagawa.
Ito yung mga basics ng Christianity. Alam po ninyo, ang daming pag-aaralan sa Bible, but sometimes yung basics of Christianity, yun yung nakakalimutan. Ano po yun? O, ito, Bible reading. Mga kapatid, mga kaibigan, marahil marami po sa atin ay hindi na po, naniniwala po ko sa mga sumusubaybay ay patuloy kayong nag-aaral ng inyong mga salita. I hope we are not dependent sa mga nangangaral, sa mga nagpe-preach online, lalo na po ngayon, napakadami niyong mapapakinggan online. Pero mga patid, I hope that you are not dependent doon. Ano po? You need to have your own personal Bible time, yung Bible reading time po ninyo. Kasi bakit po? Yung personal Bible reading time ninyo, doon ninyo mas lalong nakikilala ang ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga parang ganito po yan eh. Di ba po, pag meron kayong narinig o kaya meron kayong kaibigan na nagsasabi sa inyo na wow, ang sarap naman ang pagkain doon. Ano po ang gagawin ninyo? Ang normal natin gagawin mga kaibigan ay pupuntahan natin. Gusto rin nating tikman kung totoong masarap. So ganun din po, sa aming pong mga binabahagi sa inyo at pinapakita namin kung gaano kasarap at kaganda ang manampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Mahalaga rin po na tayong lahat, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, tikman mismo natin. At paano natin titikman? Babalik tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Titignan natin mula sa banal na kasulatan paano natin, o hindi lang paano, kundi matikman natin kung gano'ng kabuti ang ating mahal na Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, yung Bible reading time natin, how is it now? Kamusta po yung pagbabasa po natin ng Bible? Tuloy-tuloy pa rin po ba? Hindi po ba tayo nagmimintis? Alam po ninyo, hindi nyo kailangan basahin ng mahaba. Kahit po maiiksi lamang ng mga phrases or verses or chapters, as long as you can understand and you are growing in your faith in the Lord. Alam po ninyo, ang isang naging habit ko mga kaibigan, sa tuwing ako'y nagbabasa ng Bible, ang lagi ko pong tinatanong, tuwing nagbabasa ako ng bawat verses sa Bible, dito po sa Bible na ito, ang lagi kong tinatanong ay, Lord, how do you want me to know you? Dito sa mga passages na binapabasa mo sa akin ngayon o sa binabasa ko ngayon, how do you want me to know you? At alam po ninyo, minsan I will just dwell on that question. At habang binabasa ko, tinitingnan ko ano ba ang pagpapakilala ng Diyos sa bawat storya sa banal na kasulatan. So ganun din po ang kailangan natin gawin, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Ano pa? Yung Bible study. Of course, iba yung Bible reading, iba yung Bible study. Yung Bible study, this is the time that you go deeper. Ito yung time na talagang inaalam mong mabuti, pinocompare mo yung one text to another, tinitingnan po ninyo upang nang sa ganun mas lalo nating maunawaan at ma-apply sa ating buhay. Ano pa po? Yung meditation. Ayan po ay mga spiritual disciplines na kailangan at mahalaga nating magawa. Ito yung panahon na we will just be on one side or on our own, we will try to think, recite orally ang salita ng ating Panginoong Diyos na talagang kinikip natin by heart. Ano po, pinag-iisipan natin. Ano po mga kapatid ko? Yung praying. Of course, alam po niyo, meron tayong isang buong series, 9 topics about prayer. After, bago po itong series na ito, nag-series tayo about prayer at nakita po natin doon na talagang napakahalaga that we pray because in our prayers, it develops the relationship with God because it's our act of communicating, yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Diyos. Ano pa mga kapatid ko? Yung fasting. Alam nyo, marami pong nagkakamali when it comes to fasting. Akala nila yung pagpa-fasting ay paraan para makuha ang gusto sa Panginoon. Hindi ko po alam mga kapatid kung naging practice nyo po yan. Pero I'm sorry to tell you, pag yan po ang reason natin why we are fasting, ay ang nangyayari po ay medyo selfish yung ating reason. Marami na po ako narinig ng mga tao na nagsasabi, nagpa-fasting ako ngayon kasi meron akong hiling sa Diyos. Nagpa-fasting ako ngayon kasi meron akong gustong makuha mula sa ating Panginoong Diyos. And for me, mga kapatid, that is selfish. Ang pagpa-fasting is our way to develop our relationship with God. Paano ko po nasabi yun? Sapagkat sa akin pong pananaw at sa aking pag-aaral ng Biblia, yung fasting mga kapatid ko ay yung nililimitahan mo yung sarili mo. For example, you will not eat. Alam po ninyo, may iba't ibang uri kasi ng fasting. Merong fasting na as in completely
you will abstain from eating and drinking. Ano po? Meron namang iba, ang fasting nila, kung dati kumakain sila ng marami, dati tatlong rice, ngayon isang rice na lang. Yung may mga ganun po, no? At ang nangyayari po mga patid, pag binag-aralan nyo sa Bible yung pagpa-fast, we fast, tapos yung ating mga budget o yung ating kakainin ay ibibigay natin, ipantutulong natin, ano, sa mga nangangailangan. At hindi lamang yun mga kapatid ko. Kaya tayo nag-abstain from food. For me, ang aking pong reflection ay, we abstain from food because we want God to be far more important than food. Kumbaga parang ganito yan eh. Di ba po pa nagpa-fasting, nagugutom tayo. At ang nangyari, yun yung time na we just want to really concentrate and think. Pero hindi ang iniisip natin ay yung gamit na gusto natin kunin. Ang iniisip natin ay ganito, Lord, nagugutom na po ako ngayon. But I want to discipline myself so that I will be reminded that you are far more important than food. Mas gugustuhin kita, Lord, gutom na ako ngayon, gusto ko ng food. Pero I'm fasting today because I want you to be the most important person in my life. Kumbaga, ina-abstain natin yung mga physical needs, yung daily needs, just for us to be reminded that God is far more powerful and more important than anything in this world. Kaya po yung paggawa po ng fasting is in reality, yung pag-practice pala ng fasting is in reality a way for us to grow in our faith in our Lord. So ito pong mga ito, it's the process of growing in Christ. Pero tatandaan nyo mga kapatid, it's not the process to be saved. Okay? Magkaiba po yun. Yung process to be saved is simple. You go to Jesus Christ, you accept Him as your Lord and Savior, and the Bible said, you are secured of your eternal life. Pero mga kapatid, for us to grow in our faith in God, para patuloy tayong lumalim sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos, we practice this self-discipline. Ulitin ko po, hindi natin gagawin itong mga Bible reading, Bible study, meditation, ministry, praying, and fasting para maligtas. Ginagawa natin lahat yan para makita natin o mas makilala natin ang ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yun. Anisi, ginagawa natin yan sapagkat naranasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. At dahil naranasan natin, patuloy na nais nating maranasan. At pag patuloy nating nararanasan, mga patid, gagawin natin ang mga bagay na ito. At dahil doon, mas lalo tayong lalago sa pagtitiwala at pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. At pag tayo'y mas lalo pang nakapagtiwala sa ating Panginoon Jesucristo, anumang pong pagsubok ang dumating sa ating buhay, anumang problema ang dumating sa ating buhay, mga kapatid, makapagtitiwala tayo na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin at yung pangako niya na buhay na walang hanggan ay mapanghahawakan natin. Kaya nga po, magka-COVID man tayo man ay mamatay sa lupang ito, tayo man ay dumaan sa maraming mga sakuna ng buhay na ito, kapag tayo ay lumalim ang pagkakilala at lumago tayo sa ating Panginoon Jesucristo, makapanghahawak tayo sa Kanya at hindi tayo mga kapatid manglulupaypay sa mga bagay na nangyayari dito sa sanlibutang ito. Kaya mga kapatid ko, it's important for us to grow, to advance in our faith in the Lord. Ano po? Pati yung ministry mga kapatid ko, yung paglilingkod is a form of growing in Christ. Alam po ninyo, sa mga hindi po nakakapag-sermon, yung mga mahihiyain, alam po ninyo mga kapatid ko, yung pag-share nyo lang ng mga videos is already an act of ministry of evangelism. Yung pag-share nyo lang po ng mga videos na ginagawa natin, it's an act of evangelism. Kaya nga po in reality, mga kapatid, you can be a digital missionary for the Lord. Gamitin nyo yung mga social media ninyo, gamitin nyo yung mga yan para nang sa ganun mapakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo sa mga maraming tao. So mga kapatid ko, mga kaibigan, again, this is the process. Yung paglago natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So mga kapatid, again, we will not do this in order for us to be saved. Ulitin ko po mga kapatid ha. Ginagawa natin to because we have experienced the saving power of Jesus Christ. At dahil naranasan natin, gusto nating patuloy na maranasan
At dahil dun, mga kapatid, we will do this so that we can grow in faith, the more we can trust our Lord and Savior, Jesus Christ. So yan po yung first letter P in our advance or in advancing in Christ. Pangalawa, mga kapatid, after we have done the process, there will be a progress. Ano po? Ano yung progress na mangyayari? May mga pagbabagong mangyayari sa ating mga buhay. Tingnan po niyo yung story ng Mark 5:2-5, yung possessed man. Anong nangyari po? Tingnan niyo po yung description sa kanya sa verse 3 and verse 5. O and hanggang verse 5, ang sabi, he lived among the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. So, yung description sa kanya, mga kapatid ko, talagang parang nakakatakot. Ano? Hindi siya malagyan ng mga chains. Talagang malakas siya. Pero tingnan nyo ang nangyari. Yung mga taong lumalago at nakakakilala sa ating Panginoon Jesus Christ, there's a progress. Ang sabi sa Mark 5:15, and they came to Jesus and saw the demon-possessed man, and the one who had legion sitting there, clothed in his right mind, and they were afraid. Mga kapatid ko, nakakatuwa dito sapagkat mas natakot pa yung mga tao na ngayon, tahimik na at nakasuot na ng damit at nasa matinong pag-iisip na yung demon possessed man. So linagay ko dito, mga kapatid, there's a change in the countenance. May pagbabagong nangyayari sa ating mga aura. Ano po? Kung dati yung aura natin, pag tayo dumarating ay tayo malaging nagagalit, naiinis, binabago tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? There's a change in speech. Tingnan nyo po, sa John 4:39, yung Samaritan woman, ang sabi po dito, mga kapatid, ay sabi dun ay siya ay nagpatuloy at nangaral nung nakilala niya yung living water ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi dito, mga kapatid, many Samaritans, John 4:39, many Samaritans from that town believe in him because of the woman's testimony, he told me all that I ever did. So ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo ay nakaranas ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, wala tayong ibang nais gawin kundi ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ibang nais na gawin kundi yung ating mga bibig. Wala tayong ibang gustong sambitin. Wala tayong ibang gustong sabihin kundi yung kabutihan na naranasan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So there's a change in speech. Kung dati ang lagi natin pinag-uusapan yung mga trending, yung mga latest fashion, yung mga latest na mga gadget, yung mga latest na mga bagay-bagay, latest na mga sasakyan o kung ano-ano man yan na mga gusto natin. Mga kapatid, this time, we want to talk about God. At ang ating sinasabihin, nakilala ko ating Panginoon Jesucristo at alam niyang lahat ng aking ginawa. And yet, the Lord forgave us. Ano pa, mga kapatid? There's a change in our priorities. Tingnan niyo po sa Luke 14:27. Whoever does not bear his own cross and comes after me cannot be my disciple. May mga pagbabagong nangyayari rin naman sa ating mga priorities sa buhay. Ano po? So, anong nangyayari po sa atin, mga kapatid ko, mga kaibigan? Pag nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, pag lumago tayo sa ating Panginoon Jesucristo, nagbabago pati yung ating mga priorities. Yung mga, alam niyo yun, yung laging una nating ginagawa. Alam niyo yun, dati pagising mo, ang una mong ginagawa ay kung ano-ano lamang yung ginagawa natin. Pero ngayon, we start it with prayer. Kung dati, mas gusto nating manood ng mga kung ano-anong mga bagay sa television, mga teleserye, mga telenovela, mga Korean novela, o kung ano-ano mga pinapanood natin. Ngayon, mga kapatid, mas gusto nating unahin pa yung mga pangangaral ng salita ng Diyos, mas gusto nating manood, mag-aral ng Biblia, mas nakaka-excite yung pag-aaral ng Bible kesa sa anumang mga bagay. So there's a change in our priorities. Pag tayo ay lumalago sa ating Panginoon Jesucristo, nagbabago rin naman yung mga gusto nating gawin. Ano po? Kaya nga po, mga kapatid ko, pag nakita rin naman natin, pag nagkaroon rin ng change in our priorities, ang maganda rin dito, yung mga bagay na gagawin natin para sa ating Panginoon, mas nagdudulot ng sapat at higit na kaligayahan sa ating
mga buhay. Well, mga kapatid, nakakapagbigay ng saya yung mga bagay ng sanlibutan, pero pansamantala. Pero yung saya na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, ito'y magpasawalang hanggan. So mga kapatid ko, mga kaibigan ko, yung una po, there's a process in our growth, in our advance, or in advancing in Christ. And then, pangalawa, after na makita natin yung process, there's progress. May pagbabagong nagdudulot o na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi tayo nananatili. So, ibig sabihin mga kapatid ko, nag-a-advance talaga. Kasi nababago yung buhay. Nababago yung countenance. Nababago yung priorities. Nababago yung pananalita. Nababago yung ugali. Nagbabago talaga lahat. Naalala ko tuloy mga kaibigan, meron akong nakasama na mga ngaral na dating nakapatay ng maraming mga tao. Well, sad to say, ay hindi ko po alam kung nasa na siya ngayon, pero ang latest ko pong narinig ay he already died. Pero siya'y namatay, nananampalataya sa ating Panginoong Kristo at aktibong nangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, nahalala ko, itong taong ito, nung aking nakilala, hindi ako makapaniwala sa kanyang testimonya na siya ay nakapatay ng maraming mga tao sapagkat pagtitingnan mo, napakabait na tao. Pagtitingnan mo yung kanyang aura, kung paano niya dalin yung kanyang sarili, mga kapatid, talagang binago ng ating mahal na Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pag-advance, hindi lamang tayo nag-a-advance in our knowledge. Hindi lamang tayo nag-a-advance sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi lamang tayo nag-a-advance in grace. Nag-a-advance rin tayo na may pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Alam niyo yun, mga kapatid, yung sasabihin ng mga mahal nyo sa buhay, mga kapitbahay nyo, mga tao sa paligid ninyo, ano kaya nangyari dito? Bakit nagbago siya? Bakit bumait? Bakit nagbago yung kanyang pananalita? Anong nangyari sa kanya? At alam nyo yung mga tao na naisin ding malaman at malaman kung ano yung sikreto at malaman nila yung Panginoon na ating sinasamba para nang sa ganun, sila rin naman ay mabago ang kanilang buhay. Ang masakit mga kapatid, mga kaibigan, ay kung tayo ay patuloy na lumalago sa ating pag-aaral ng Biblia, tapos ang sinasabi ng mga tao sa ating paligid, ano ba yan? Ba't lalong sumasama ang ugali? Ano po? Huwag naman sana, no? So, pero ang point mga kapatid, we are dependent sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, at alam po ninyo, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. So, una mga kapatid, yung process, yung process para tayo mag-grow, may progress, may pagbabagong nangyayari sa ating buhay. At ito po yung huli kong inilagay mga kapatid ko. Alinagay ko po yung last letter P natin, ang third point po natin para sa pag-aaral na ito ay yung tinatawag ko pong promises. Ano po yun? Mapangahawakan natin mga kapatid ko, mga kaibigan ko, yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa ating pananatili at sa ating pagpapatuloy na paglago sa ating pananampalataya sa Kanya. Alam nyo, nagustuhan ko ito mga kapatid, yung sinabi ni Pablo sa 1 Korinto 3:6-7, na kung saan ay ang ganda ng pagkasabi niya na iba-iba naman, iba-iba ang nangaral. Tingnan nyo po, basahin ko na lang. Verse 6, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Ang nagustuhan ko dito mga kapatid, hindi pala ang nagpapalago ay yung ating mga sariling mga efforts. Hindi rin ang nagpapalago ay yung halimbawa na lang tayo ay nangangaral. Tayo gumagawa ng maraming mga mabubuting mga bagay at patuloy tayo nagba-Bible study. Hindi daw tayo ang nagpapalago. Well, we are instruments. Yung ginagawa natin, may yung process mga kapatid. Pero ang nagustuhan ko dito sa talatang ito, it is God who will give the growth. Ang Diyos ang magpapalago. Ang Diyos ang magpapalaki. Mga kapatid ko, ibig sabihin, ang kailangan lamang natin gawin ay patuloy tayong manghawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo pababayaan at hindi lamang sa hindi tayo papabayaan, tayo mga kapatid, siya rin ang magpapalago sa atin. At hindi lamang po yun, napakaraming mga pangako sa banal na kasulatan na makikita natin kung paanong yung mga disipulo,
ay lumago sa pananampalataya at hindi sila iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, nakakatawa yung story ng Bible, lalo na sa mga disciples. Naalala niyo po ba na sila ay mahigit 3 taon kasama ng ating Panginoong Jesucristo? Pero makikita ninyo na hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sila ay hindi masyadong clear sa kanila yung itinuturo ni Jesus Christ, hindi nila masyadong naintindihan. At hindi lamang sa hindi nila naintindihan, minsan na nangyayari mga kapatid, nagkakagulo pa sila yung mga talagang mga, yung human nature lumalabas. Pero alam nyo, anong gusto ko mga kapatid? Mismong ang ating Panginoong Jesucristo rin ang gumawa ng paraan para sila patuloy na lumago. Ano nangyari? Ipinadala, sabi doon, yung Holy Spirit will come at hindi lamang yun, you will receive power from the Lord. Ang nangyari po sa mga tao, sa mga disipulo, sila'y nagtapat at naniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi sila papabayaan at yung pangakong kapangyarihan na darating ay pinanghawakan nila at nung dumating mga kapatid, ito ay binago sila. Kaya in reality, walang ibang nagpalago rin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Well, in reality, yung ating mga ginagawa ay mga tao dito parang instrument, mga kapatid. Yung process na ating gagawin, it will contribute. Ano po? Parang ganito lang yan eh. Kumbaga, hinahanda natin yung floor o yung ating mga sarili to receive the blessing that's coming from the Lord. Ibig ko pong sabihin, mga kapatid ko, yung paglago natin, ang ating Panginoong Diyos rin naman ang magpapalago sa atin. Ano po? Siya'y magpapalago. Yung mga binhi, yung mga salita niya na ating pinag-aaralan, siya rin ang tutulong sa atin para nang sa ganun maunawaan natin at mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Yun lamang mga kapatid, we need to make the choice. Kailangan piliin natin na manatili tayo at gawin natin yung nais niya at panghawakan natin ang kanyang mga pangako upang nang sa ganun patuloy nating maranasan ang kanyang biyaya at ang kanyang mga pangako. At mga kapatid, ang daming pangako sa Bible. Ang daming yung mapangahawakan na promises na kung saan minsan po ba nararamdaman nyo parang ayaw nyo nang mag-advance. Ayaw nyo na magpatuloy sapagkat sa dami ng bigat ng problema na inyong pinagdadaanan sa lupang ito. Well, mga kaibigan ko, mga kapatid, I just want to remind all of you, anumang pagsubok, anumang problema na ating pinagdadaanan, ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya tayo pababayaan. Ang banal na Espiritu nariyan upang tayo'y tulungan, upang tayo'y gabayan. At ang ganda, sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang Diyos rin ang gumagawa ng paraan upang tayo'y makalagpas. Tandaan po ninyo, in this sinful world, dito sa makasalanang mundo, we cannot control yung mga negative things na mangyayari sa atin. Pero ang Diyos, He provided and He will continue providing the way para nang sa ganon tayo mga kapatid ko ay makalagpas sa pagsubok ng buhay na ito. At alam niyo mga kapatid, nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, and I believe with all of my heart that He already provided the best way for us mga kapatid ko na makalagpas sa mga pagsubok ng buhay na ito. Bakit po? Sapagkat pagtay na ng palatay sa ating Panginoong Jesucristo, anumang pagsubok, tulad ng binanggit ko kanina, at sa lagi kong binabanggit sa ating pag-aaral, anumang pagsubok, anumang problema ang dumating sa ating buhay, pag nanghawak tayo sa ating Panginoong Jesucristo, we are secured of our eternal life in Him. Kaya mga kapatid, pag ating napanghawakan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo yan, maniwala tayo, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kaya alam po ninyo, minsan ang ganda nung yung may instance sa Bible na yung nag-pray siya at ang sabi niya, Lord, help my unbelief. At minsan maganda na tayo rin naman magsabi sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, nagdududa ako. Nahihirapan akong maniwala sa iyong mga sinasabi, pero tulungan mo ko sapagkat ang Diyos ang magpapalago ng ating mga pananampalataya. So mga kaibigan ko, kung kayo'y nagdududa, kayo'y nahihirapan, kayo'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay at minsan para bang gusto nyo nang bumitaw sa ating Panginoong Jesucristo, kaibigan, I want to remind you today, anumang hirap ng pagsubok mo, anumang hirap ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, nariyan
para sa atin. Sa ating Panginoon Jesucristo may buhay. Sa ating Panginoon Jesucristo may kaligayahan. Sa ating Panginoon Jesucristo may kapayapaan. Sa ating Panginoon Jesucristo may pag-asa. Sa ating Panginoon Jesucristo may pag-ibig. Sa Kanya lamang natin mararanasan ang lahat ng mga bagay na ito. So mga kapatid ko, mga kaibigan, let us advance in Christ. Hindi lamang natin sa tanggapin bilang ating tagapagligtas. Hindi lang tayo mag-a-abide sa Kanya, mananatili sa Kanya, but we will continue to grow in Him, believing that it is God who will help us. It is God who will make us grow in this life. Nawa po mga kapatid ko ay na-bless kayo sa ating pong ginawang maiksing pag-aaral na ito. Purihin pong Panginoon, patuloy nyo nawang maranasan ang Kanyang biyaya at patuloy nyo po kaming samahan sa mga pag-aaral na patuloy pa po naming dadalhin sa inyo sa pamamagitan po ng platformang ito. Patuloy nyo po kaming ipanalangin, patuloy rin po namin kayong ipinapanalangin at patuloy nawa nating maranasan ang Kanyang pagmamahal at ang Kanyang biyaya sa ating buhay. Sama-sama po tayong yumuko sa panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos. Tunay pong napakabuti ninyo at muli pong ipinakita nyo po sa amin na tunay nga Panginoon na we are to advance or we are to grow in our faith in you. Nakita po namin yung process. Nakita po namin na may progress na mangyari at nakita rin po namin at napaalalanan kami Panginoon ng mga promises po ninyo na kayo'y laging nariyan sa amin, kayo rin ang magpapalago sa amin, so tulungan nyo kaming manghawak sa inyo at gawin ang mga bagay na inyo pong sinabing dapat namin gawin. O mahal na Diyos, inilalapit ko po sa inyo ang aking mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay na kasama namin ngayon. Tulungan nyo sila, mahal na Diyos, sa mga pagsubok na kanilang mga pinagdadaanan. Tulungan nyo sila, Panginoon, na malagpasan ang anumang hirap, anumang mga bagay na nagpapabigat ng kanilang damdamin, anumang bagay na nagpapabigat ng kanilang mga espiritualidad, anumang mga bagay na humahadlang upang hindi sila makapagpatuloy sa pagsamba at manatili sa inyo. O mahal na Diyos, tulungan nyo po sila. At nawa po, Panginoon, patuloy naming maranasan ang inyong paggabay sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Maraming salamat, mahal na Diyos, na hindi niyo po kami pababayaan at ang pag-ibig niyo ay laging sapat. Salamat sa aming Panginoong Jesucristo na ibinigay ang Kanyang buhay para sa amin at dahil sa Kanya, meron kaming kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, mahal na Diyos. Sinamahan niyo kami sa isang series muli ng pag-aaral tungkol sa pagiging katiwala at natuklasan namin na ito'y dapat naming simulan sa isang magandang relasyon sa inyo. Nawa po patuloy kaming lahat lumago. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.